Yun, welcome back mga kabara ako sa aking channel. So for today's video, for today's vlog, so magandang araw muna at magandang araw mga kabara ako at magandang araw. So nagbabalik. So magluluto tayo ngayon ng kalderetang manok gamit ang mamasitas, yung powder. So yun lang gagamitin natin. Susundin natin yung instruction dun sa likod, ganun lang gagawin natin. And then titikman natin kung anong lasa, hindi yung authentic talaga na kalderetang Batangas. So kaldereta from scratch yung gagawin. So, ngayon, gagamitin natin yung kaldereta mix. Yung kaldereta mix nga ng mamasitas. So, mamasitas baka naman. So, yun lang. Umpisahan ko na ang pagluluto. So, meron syempre yung manok, carrots, patatas, tsaka yung mix. And then, sibuyas, tsaka garlic. And then red bell pepper, yun lang. So let's go, umpisahan na natin magluto kasi susundo pa kay Braho Junior ng 2:30, alis na ako dito. So meron pa tayo isang oras, ihiwa pa ng manok. So umpisahan ko na, bye. Gayang manok. Wala tayong sibuyas, tsaka naghiwa na rin ako ng bawang. So susutay lang natin and then let's go na. Olive oil, tara, lagay na natin yung bawang at saka sibuyas, direkto na. Yan. So, sutay lang natin or gisa na matanggal ng lansa. Iba tayo ng bell pepper, hindi yan kamatis, bell pepper yan ah. So, iwain lang natin. Para may sarap naman yung ating kaldereta, lagyan natin ng bell pepper. Para mabango. Oh, diba? Ganun lang. Sunod din magbabalot na tayo ng patatas tsaka ng carrots. Then iwain na natin, then mamaya dadump na natin yan doon. Alam, hindi na ka-record eh. So dahil malamig, cooking vlog muna tayo ulit. Sobrang lamig ngayon eh. Negative 30 umaga. So ngayon, siguro mga ganun, negative 30 umaga, negative 40. Sobrang lamig. Sombrero ako kasi pangit yung buho, magulo. Hindi pa nakapagpagupit kasi walang pong pagupit. Naubos sa pambili ng regalo. So, carrots naman. Dalawang carrots lang kasi kakunti naman yung manok. Tama, isang ulaman lang yan. Mas masarap kasi yung ulam kapag laging bagong luto kaysa dun sa iniinit-init. Ako, mas prefer ko lagi yung mga bagong luto. Okay din naman yung iniinit kung wala talagang time eh. Magluto ng marami yan. Then yung freezer. Mahalaga yung freezer eh. Ilagay sa tamang temperature yung freezer para hindi masira yung pagkain. Then iinit din ng tama. Kapag tama na yung init, try natin nukugasan. So hiwain ko lang to. Then yung ating niluluto, titingnan ko. Wala nang cut-cut to.
So, huwain ko na to. Ito, may cut pala. Iwa. Bukasan natin ako. Isan lang to. Quick recipe yung mga busy, lalo na yung mga FW na nanonood. Ito lang gawin nyo, mamasitos lang. Powder-powder ba? Ready mix na. So, karne at gulay na lang ang piniprepare para mas mabilis. So, may lasa na yan eh. Kompleto na yan eh. Talaga, alagay mo na lang. So, hindi pala aldereta. Oh no! Apretada pala. So, minudo, apretada pala yung tutuwin ko. Hindi ko nakita. Hala ako kaldereta. So, apretadang manok. Gamit ang mamasitas. Magkakabara ako. So, mamasitas, baka naman. So, step one, didissolve daw to sa tubig. Pero, didiretso ko na to. Pag na-fried ko na yung kasama yung karne. So, ito, isusutay ko na rin to. Itong carrots at saka patatas. Ah, carrots at saka... Yan, the rest of it dyan. And then mamaya, lalagay natin yung ating mamasitas. So yun, dahil nga kaldereta. Ah, sorry, apritada pala yung lulutuin ko. Naglalagay na lang ako ng hotdog. Lagyan ko na lang sa hotdog to, beef hotdog. Yung ating niluluto. Then hindi ko nalalagay ng bell pepper. Kasi mag-iiba na yun, magkakaldereta na yun eh. Hindi yung mix natin, afritada eh. Afritada minudo. So, yun lang. Ihiwain ko na to. Lalagay ko na rin yan doon maya-maya. Dire-diretso na. Okay? Mabilisan lang, siguro 20 minutes cooking time lang yan eh. O, sige, bye. So yun, pwede naman pala may bell pepper, ilalagay na din natin, total naman, nahiwa na, ilalagay na natin mamaya yung bell pepper. So ganun lang, ilalagay ko na itong mamasitas, dinissolve ko na sa water, ilagay na natin. Tingnan natin kung anong kalalabasan ito. So yun, okay na, pakukuloyin lang natin, then lalambot na yung mga gulay dyan, dire-diretso na. So, ilalagay natin yung bell pepper sa huli. Titikman din natin kung kailangan ng asin or ng paminta. Yun lang yun. Bye! Magad na rin ako ng black pepper. Yun lang. Kunti lang naman. Yan. Okay na. Pakuluin lang natin. Tatakpan natin. So, magsasayang naman ako ng kanin. Madali lang ako magsayang. Mamaya na lang bago umalis para pagdating may maganda yung kaluluto lang. Masarap. Mabilisan lang yan. Yung nga lang, nalilito ako sa ingredients eh. So, yun nga, apretada ha. Bye! Magugasa tayo nitong ating pinag-aralatan. Maganda pag nagluluto pa, hugasan mo na yung mga ginagamit mo, yung nagamit na para hindi madaming tambak pagkatapos ng luto. Habang hinihintay yung ulam maluto, hugasan mo na pag may time para hindi makalat. Ganun na kompleto sa kusina. Linis na kagad.
Then parang naghiwa nga ng karne, maghugas ka ng kamay bago ka maghiwa ng gulay. O kaya maghiwa ka muna ng gulay bago maghiwa ng karne. Lagi hugas kamay. And then, kung mayroon kayong mga chopping board, namadami, tool nito, ito ang ginagamit ko sa karne. And then yung sa gulay, ito naman, itong plastic. Para hindi mag-cross contamination. Medyo mahigpit tayo sa ganun kasi sa dito sa Alberta mahigpit. Mahigpit sa Alberta Health. So nasanay na sa trabaho, ganun. So yung ginagawa mo sa trabaho, gawin mo din sa bahay. Para laging safe. Para safe yung pagkain. Tulad ng mga fridge, kailangan nakaset sa tamang temperature. 4 degrees yung cooler. Then yung freezer, at least negative 18. Kailangan may temperature kayo, may thermometer para malaman nyo. Para hindi nasisira yung pagkain. Lalo na kung sa Pinas, napakainit. Alam ko, hindi naman masyadong kuwan sa Pinas sa ganun sa temperature . Pero itry yung ugaliin na ganun ang gawin para mas makaiwas sa food poison o sa food contamination. Basta para mas safe kainin yung pagkain. Then iinit ng tamang temperature din, tamang init. Pag na-hit niya nung 60 degrees Celsius ang init, pag ininit mo, okay na yun. Ganun. Ano pa ba? Inihintay ko lang maluto . Maluto na yan. Magsasayang na siguro ako. Saglit lang. So, dalawang gata ang isasayang natin. Medyo malakas na kumain si Bravo Jr. Tipo sa sila ni Mrs. Hindi na kasi ako makakain talaga ng kanin simula nung May. So ilang buwan na. Halos mag-isang taon na. Medyo effective naman. Tsaka nakasanayan ko na. So, tuturo ko sa inyo yung tamang pagsasayang. So 2 cups. 2 cups of water din. Inindyan tayo. Ayan. Pwede rin gamitin to, pero kung hindi isa-isanay, ganun lang. Mga hindi marunong magsaing. So yun, ilagay sa rice cooker. Siyempre, isaksak yung rice cooker. Then, pindutin lang yung cook. Ay, mali yung nasaksak ko. Sa air fryer pala yun. Tinatanggal ko kasi yung mga saksak dito kasi Barako Jr. baka biglang mag-cook ng rice. So yun. Cooking na siya. Diretso na yan. So yun lang. Che-check natin yung ating niluluto. Woo! Ayan na. Kulong-kulo na siya. At ganyan. Halo-halo ng konti. Dini-medium heat lang. Para hindi mabigla, kasi may oras pa naman tayo. Kung lalo kung may oras kayo, pag may oras pa, kaya pa yan. Medium heat lang yun, oh. Apretadang apretada na yan. Parang apretada sa handaan na. Pwede na. Then titikman natin. Kailangan tikman mong niluluto mo. Paano mo masasabing masarap kung hindi mo titikman, diba? So titikman muna natin bago natin ilagay yung bell pepper. Ito na, moment of truth. Kung ano ba ang lasa. Kung tumama ba sa timpla ng apretada, yung mamasitas natin. Oh! Gulat ako, sarap ha. Parang ngayon nagluto ha. So yun, sarap ng lasa. Then pag tumikim kayo, gumamit kayo na ibang spoon na. Then, lagay na sa pagkasan. Gasa na, yan. Standard ng cooking. Then ito yung iyong panluto. Yan, mga tips lang yan, mga baraw na ating kaunting kalaman sa kusina. Na, ewan po, sa akin yung maganda namang habit yung ganon. So, maya, luto na yan. Okay na yan. So, yun nga, madali naman palang gamitin talaga yung mamasitas. So, mamasitas, baka naman. So, yung powder, madali lang. Pag na palambot mo yung karne, yung gulay, ilagay mo na yun. And then,
tansyahin mo na lang ang dami. Yung alat, dadagdagan ko ng kanting asin. Parang nakukulangan ako sa alat. Alagyan ko ng konting patis. Hindi kompleto daw ang lutuin ng isang Pinoy pag walang patis. So patis na lang ilalagay natin. So yun lang. Sa mga hindi marunong magluto, kunwari hindi marunong magluto o tinatamad lang magluto, yan ang madaling paraan ha. So, afritada version natin ang mamasitas version. So mga hindi nag-aalam-alam magluto, ayan, madali lang ha, ulit-ulitin ko, mamasitas lang. So hanggang dito na lang siguro ang vlog natin, o mamaya na lang. Luto lang ba ang ating vlog? So mamaya pa kami kakain, ipagkasundo ko ng Barako Junior, may ilang oras, ilang minuto pa. So mamaya ulit. So parang okay na siya, so ilalagay ko na yung ating bell pepper, baka makalimutan ko pa, mahiwagang bell pepper. Ayan. Lagay lang bell pepper, kaunting patis. Patis. Yan, perfect. Okay na yan. Bango ng patis. May kamoy yung patis. Pwede naman gamitin yung asin lang kung wala kayong patis. O diba? May ulam ka na. So mamaya pa kami kakain. So yun, hanggang dito na lang siguro din yung vlog ko for today. Ang nga kabara ko. Okay na siguro yun. Yun o. Mag 2:40 na. 2:30. Susunduin ko na sila. Ayun na. Ang bilis na. Ganun lang kabilis magluto na. So may ulam na. Thank you again guys for watching. Maraming salamat sa panonood. And in advance, Merry Christmas. Daily vlog tayo ngayon. Hanggang Pasko siguro. Susubukan ko ah. Pag hindi na ako na, pag na-time ako talagang susundot ka daw ng vlog. Kahit anong vlog lang. Vlog-vlogan. So yun lang. Pasensya na kayo sa vlog ko ngayon. At luto muna. So lagi nyo natandaan. Mata sa langit. Spray. Spa sa lupa. Stay humble guys. Okay? Be kind. Peace.